Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhat, pagdakilat, pagsamba, buong karangalan ay naukol po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At dubling paggalang po ang aking pinabot sa ating minamahal na ginagalang na Evangelista Willie Strada Almeida, sa kanila pong minamahal na mga anak, at ganoon po sa ating pong mga minamahal na mga kapatid ng webcast viewers, sa dako po ng America, our beloved Ted, and her beloved husband, beloved minister Luke Smith, at ganoon din po sa lahat ng ating minamahal na kapatiran. Purihin po ang ating pong minamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkataong ito na ako po ay nabigyan ng pagkataon upang aking luwalhatiin dakilain ating Diyos na buhay. Amen. Taong 1984, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, na nandun po ako sa aking pong mga karamdaman, sa aking mga bisyo. Ganun din po mga minamahal, na wala po akong kapayapaan, although meron po kaming dating pananampalataya na aming pong kinaaniban. Ito po yung tinatawag po naming sabadista. Subalit, bata pa lang po ay may katanungan na po ako kung bakit ganun ang buhay namin. Totoo bang may Diyos? Dahil nakikita ko po sa mga magulang ko na nandun po, palagi po nag-aaway, wala pong kapayapaan, subalit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inalis po ako sa panampalatang yun, ako po ay dinala sa buong katotohanan. At noon nga pong 1984, nakilala ko po ang banalagawaing ito. Nagkaroon po ng pagdadaos po ng malaking krusada sa dako po ng Luneta Park. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At tunay po nung simula nung ako po ay babautismuhan, at ako po ay natutunan itong sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, pinagaling po ang aking karamdaman. May dati po akong sakit sa puso, meron po akong asthma, meron po akong sinusitis, at meron po akong tonsillitis. Subalit, lahat po yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, at ang pinakadakilang himala na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung baguhin ang tunay kong pagkatao. Sapagkat ang aking pong pagkatao ay hindi po dati ganito. At ako po dati ay isa po akong bakla. Binago po akong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa loob po ng 34 years na paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala po akong naalala na ako'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos-lubos po ang pagpapalang ibinigay niyo po sa akin simula nang ako rin po ay pumasok po dito ng 1985 bilang isang manggagawa. Tunay po napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, at sa paglilingkod ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin masasabi na talagang puro pagpapala, hindi po natin masasabi na rosas ang makikita mo, mayroon pong pagsubok. Tunay po mga minamahal, ako po ay nakaranas po na ako po ay subukin ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit sa panampalatayang itinuro sa akin ng ating minamahal na Evangelista Willie Strada Almeida, at ng ating pong beloved honorable assistant pastor Lisa Almeida, nandito po sa puso ko ang panampalatayang ngayon. Mga minamahal, nung pong sa katagalan ko nung pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinubok po ako ng kaaway na ating mahal na Panginoon, sapagkat talaga pong hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman ko sa loob ng tiyan ko. Napakasakit yan mga minamahal, taon na po, napakaraming taon na po ang lumipas, ganun at ganun po ang nararamdaman ko. Halos gabi-gabi, halos araw-araw sinusumpong po ako, hindi ko po alam ang gagawin. Mga minamahal, pero never ko po maisip na ako po ay magpa-check up sa doktor o ano man po. Basta ako po ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun nga po, year 2015, nung ako po ay magpaalam sa ating po mga beloved children, ako po ay pupunta po sa dako po ng isang outstation, dako po ng Baguio, at ako po ay mag-aayuno. Alam po mga minamahal, habang ako po ay nag-aayuno, talaga bang grabe po, halos sa gumagapang po ako papunta sa CR, dahil talaga pong napakasakit po ng nararamdaman ko. Talagang hindi ko na po matis yung pag-iyak ko, hindi ko po pinaririnig sa mga kasama ko. Bastang alam po nila, nag-aayuno lang po ako, yung pag-iyak ko po, na yung impit na pag-iyak mga minamahal, dahil hindi ko po maramdaman na ako po ay gumagaling. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano po ba itong narito, nararamdaman kong ito, bakit mga mahal na Panginoon, nandito pa rin po ito.
Alam niyo po, ma'am na mahal, napakabit ating pinamamahal ng Panginoon nang habang ako po nag-aayuno pang limang araw na absolute na fasting ko po. Doon ko po naramdaman, mga mamahal, na ako po ay pinagaling ng ating pinamamalaban. Bakit po? Pagpunta ko po ng CR, excuse me po sa mga kumakain, sa mga pagkakataong ito, sapagkat medyo masilan po yung aking patotoo. Alam niyo po, mga mamahal, pag pasok ko po sa loob ng CR, bigla po akong nag-blow, mga mamahal. At hindi po ito yung sinasabi po natin na yung anuman po, yung pong toxic na talaga pong yun po ang ikamamatay ko. Inilabas po sa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa loob po ng tiyan ko. Napakabaho po, ma'am na mahal, maging ang dumi ko po, kulay uling po. Ganun po, ma'am na mahal, hanggang sa ako, naramdaman ko na ako po ay gumaling sa aking karamdaman. Talaga po napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. 2015 nangyari po yun. 2016, pagbaba ko po dito, ma'am na mahal, sa dako po ng Manila, ng dako po ng Central Church, ma'am na mahal. 2016 nangyari po, dahil kapag may event po talaga, nagpapasting po ako. At hindi ko pa makalimutan ang araw na yun, September 9, 2016, sa dako po ng Candelaria, Quezon. Yun po ang grabe pong nangyari po sa akin, sa pag after 10 days fasting ko po, ma'am na mahal. Iba yung nararamdaman ko, sa pagkaramdam ko po ay malamig na malig ang buong katawan ko, na nanginginig ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, na masakit ang tiyan ko. Sinabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kung papahintulutan mo sa punang panalangin ng aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, alisin mo po yung naramdaman kong ito. Nilihans ko po, kinas out ko sa pangalan ni Jesus, mawala ka sa sakit ng tiyan. Tatlong beses yung mga minamahal, na-relief po ako, nakatulog po ako, bandang alas 3 na po yung mga minamahal, at ako po ay nagising dako ng alas 5 ng hapon, na basang-basa po ng pawis ang buong katawan, maging yung pong kama na hinigaan ko ay basang-basa po. Sabi ko, napakainit, pero bukas po ang electric fan, bukas po ang aircon. Sabi ko, napakainit talaga. Alam mo pang pag-ubo ko, mga minamahal, yung umubo lang po ako, parang natural na ubo, pero may lumabas po sa bibig ko. Nagulat po ako nung sahurin ko po, patay po na, excuse me po sa kumakain na, patay po na dugo. Nagulat po ako, natakot ako, sa mahal na Panginoon, ano po ito? Paglabas ko po doon sa fasting room, talagang tuloy-tuloy na po yung pag-blow ko, na kumuha po ako ng baldi. Alam niyo po, isang baldi po yung isuka ko. Sa loob po ng 10 araw, nag-ayuno ka, wala kang kinakain, nag-blue ka. Anong mararamdaman mo? Talagang hinang-hina po ako ng pagkakataong yun. Halos hindi na po ako makatayo. Talagang napaka-init ng naramdaman ko. Basang-basa po ako ng pawis. Sinabi ko sa makasama ko, yung malaking tatlong electric fan sa harap ko, dalawa sa tagiliran. Nakatutok na po yan, mga mamahal, pero hindi pa rin po ako narelief. Alam niyo po, nakaramdam po ako ng pag-CR. Nagpasama po ako sa kasama ko, dahil hindi ko na po kayang lumakad. Habang inaakay po ako, mga mamahal, hilahod ang dalawa kong pa. Hindi ako makatayo. Halos, mga mamahal, hirap na hirap po yung kasama ko, yung kapwa ko, worker doon sa dako ng Candelaria. Sabi niya sa akin, kuya, dito ka na lang, malapit dito, para kung ano mat mangyari, malapit lang, mapuntahan ka agad namin. Alam niyo po, mga mamahal, pag pasok ko CR, bigla akong isinara ang CR. Yun ang pagkakamali ko. At doon po, mga mamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon ay dumating sa buhay ng iyong abang lingkod. Sapagkat nung mag-isa lang po ko sa loob ng CR, bigla pong totally, mga napag-upo ko pang mga mamahal sa bowl, totally, mga mamahal, blackout, wala po ako makita. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano to, bakit ganito? Nakadilat ako pero wala akong makita. Hindi ko po alam kung ano nangyayari. Hanggang sa unti-unti po, mga mamahal, naubos ang hininga ko. Nawalan po ako ng buhay, mga mamahal. Hindi ko po alam kung gaano katagal na ako'y nakaganon, mga mamahal. At mga mamahal, ang sabi po ng makasama ko, sirain nyo na yung pinto. Dahil hindi natin alam kung ano nangyayari sa kay Kuya Randy nyo. Alam nyo pang mga mamahal, nung ako po ay pakiramdam ko po talagang walang-wala na po ako. Nakita ko po yung katawang lupa ko. Nakasubsob, mga mamahal. Yung pakiramdam na nakasubsob ako sa flooring, mga mamahal, ng CR. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na ako, wala akong pag-atubili, bibigay ko ang buhay ko para sa iyo.
Dahil nagbigay ka ng buhay para sa amin, sa kaligtasan namin. Kulang pa ang buhay na ito. Subalit mga banal, habang umaangat na po ang aking kaluluwa, narinig ko ang tatlong beses na boses, napakalamig, anak, bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka. Alam niyo bang mga manamal ng pagkakataong yun, wala na po talaga akong buhay. Nung pagbalik ko pa mga namahal, unti-unti mga namahal, hindi pa po ako na ano. Tumingin po ako sa paligid, wala pa po ako sa normal kong kalagayan. Sabi ko, nasaan ako? Anong lugar to? Bigla pong nagliwo na hanggang sa maisip ko, nasa loob ako ng CR. Nagulat po ako mga namahal dahil sabi ko, ba't basang-basa yung pantalong ko? Yung pagsapagkasub-sub ko mga namahal. At nagulat po ako mga namahal, lahat po ng mga namahal na isinuka ko po ng patay na dugo, yung mga nabubulok na pagkain, inilabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ang papatay po sa akin. Sabi ko, kaya pala ganito ang nangyari sa akin. Kaya ako nagpupuri po at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nangyari po sa akin, sa nangyari yun. Dahil sabi ko, para luwalhatiin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. 2017, pagkatapos po ng event, birthday po yun ng ating minamahal na pastor, sinumpong na naman po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kukunin mo na ba ang buhay ko? Subalit ang sabi mo, mahal na Panginoon, nangyayari ang bagay nito upang luwalhatiin mo ang aking pangalan. Mga namahal, lumipas 2019 hanggang sumapit po ang 2020, August 14, hindi ko po yung makalimutan sa lugar na ito. Nandito na po tayo noon. Dahil sa pandemic, dito na po tayo. Last year lang, mga namahal. Kapag nakikita ko po yung CR na yan, yung lugar na yan, pwesta na yan, talagang napapayak po ako. Bakit po? Kung ano po nangyari sa akin sa Candelaria, nangyari po uli yan, mga minamahal, dito po mismo. Saksi yung ating minamahal na mga kapatid na hindi pa nakaka-uwi. Saksi ang ating po mga preachers, beloved Lord, sila po, nakita po nila kung ano ang nangyari sa akin. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala ka sa buhay ko, kung hindi ka kumikilos sa buhay ko, wala na po ako. Dahil pinost po nung isa po nating kasama, kung ano nangyari sa akin, na nangilabot at natakot po ako. Sabi ko, ito pa lang nangyari sa akin. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kitang-kita po nila kung ano ang nangyari sa akin. Akala po nila, sabi nila, Kuya, Brad, patay ka na, wala ka ng buhay. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, ako ang nagbibigay buhay dahil ako ang buhay. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang yan. Sa loob po ng 8 buwan, mga namahal, nandun po ako sa Candelaria, nag-recover po ako, totally recover po. Talaga po nga, kalakasan po ang binigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang beses akong namatay, ilang beses akong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon, ibinigay ang isang tao, ang banal na tao ng Diyos, ang ating minamahal na pastor, sa kanyang walang tigil na pag-aayuno, you know, sa kanyang tulang tigil na pananalangin araw at gabi. Pinapanalangin nila tayo upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya pag ito'y pinapatutok ko, hindi ako iiyak. Bakit? Ito ang himala na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pang himala, mga minamahal, sa dako po ng siniluan, tunay po ako iniligtas sa tiyak na kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2006, hindi ko rin po ito makalimutan. Galing po kami sa dako po na, sa bahay po ng ating kapatiran.
medyo pababa na po yun, dahil bundok po yung bahay. Alam niyo pang manaman, bandang alas 5 ng hapon, umuulan po noon. Hindi ko po sukat akalain na yung isang bata lang ang kasama, nauna po kang maglakad, pababa po yun. Bakit tuwid po talaga ako naglalakad, basta nakarilis po yung pantalong ko dahil mapuputikan po. Alam niyo po, nagulat po ako, sapagkat yung paa ko, hindi kala ko po na stroke ako, bigla pong nanigas. Ito pong kaliwang paa ako. Hindi po ako makakilos, hindi po ako makapagsalita. Sabi ko, malapang na nangyayari sa akin. Pagtungo ko po, mga minamahal, nakita ko isang Philippine cobra, handa na po akong tukuloyin. Kung ibababa ko po yung paa ko, maaaring matuklaw po ako. Pero mga minamahal, nung pagsabi ko, sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ng aming minamahal, ginagalang ibang lista, Willie Stad Almeda, mamatay ka sa pangalan. Unti-unti mga minamahal, namatay, nabuwal yung kubra. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus Kristo. Isang himala pa rin po mga minamahal. Napakaraming himala ang pinakita sa inyong abang lingkod. Last Saturday mga minamahal, kami po ay pupunta po sa dako po ng Cubao. Kukuha po kami ng tent, ayusin po namin sa dako po ng Holy Cross. Hindi ko po naman po alam na yung sasakyan may konting depresya. Sabi ko, kaya mo ba talaga i-drive? Kaya kayong kuya. Alam po, binabagtas na po namin ito pong kahabaan ng regalado. Kung alam niyo po yung kantong-kanto ng Pearlane, doon po sa may regalado, doon po, traffic po doon sa lugar na yon. Ngayon po, biglang namatay yung makina. E di siyempre, nag-go na po, hindi pa po kami umaanda dahil hindi po mapaanda nung kasama kong driver. Nagalit na po yung nasa hulihan, bumusin ng napakalakas. Pagligo niya po mga minamahal, meron po parating na isang sasakyan po, yung po ay Hilux mga minamahal. Ito po ay sa official. Dahil po na po ang plaka. Sabi ko, baka mabangga mo yan ha, sa government yan. Mas lalong delikado. Alam niyo pong minamahal, nakalingon po siya, bigla niya pong in-start. Yun naman po ang dito sa may kanan ko, akala hindi kami under, bigla po nagkasabay. Sa lakas po ng impact mga minamahal, tumagilid po yung sasakyang nabangga po namin. Sabi ko, in Jesus name, mahal na Panginoon, hallelujah. Sobrang galit po ng driver. Bigla po kami sinagawan. O ano ngayon? Anong gagawin natin? Nanalangin po ko, malapangin yung Jesus name, hallelujah, control, malapangin, i-control mo po siya, malapangin. Tinignan niyo po yung kung ano po ang sira nung nabangga namin. Ang tagal po, may hinahanap. Biglang pag tayo mga naman, nag-two thumbs up. Wala pong sira yung sasakyan. Walang damage. Pinagpala ng ating pinamamalapanginoon. Kundi ang nasira po na doon sa sasakyan namin, kapirasong pilas lang po ng plate number. Alam niyo po kung ano po ang aming tinamaan? Yung gulong. Purihin ang ating pinamamalapanginoon. Sa laki po nung halak na sasakyan na bago pa, sabi ko, naku, malaki ang babayaran ng natin. Sabi ko, ikaw na lang magbayad. Nakisakay lang naman ako. Sabi ko, pero ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa gulong tumama yung uso ng ating sasakyan. Kaya puri ng ating pinakamamahal. Yan ang pagpapala, yan ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati at pagdakila ay naukol po sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po.